You are going to win. You are going to win. This year, you are going to win. Kaya ang umpisa mo, ay, mananalo kami. You know, we begin boldly. Nag-umpisa tayo ng talagang game. Umpisa tayo. Kung umaasa ka na mananalo ka, na matatapos mo. Kaya, you start. You begin. Let me tell you a story that happened to me decades ago when I was still early 20s ng aking buhay. Ako yung youth leader ng buong Archdiocese of Manila. Tapos, I have a band, a group. Kami talaga yung kumakanta sa World Youth Day. Kami yung mga nagpauso ng mga banda-banda at kantahan dyan. We are assigned in Araneta Coliseum, in big events, kami to. So dahil sanay kami sa music, nagko-concert kami, fundraising. So the youth of the whole of the Archdiocese of Manila, isang grupo kami. Nag-decide kami mag-concert tayo in honor of Mama Mary. Ang title ng concert, Hola Maria. Tapos alam niyo ko sa kami ng concert sa auditorium ng San Carlos Seminary. Ang inimbita namin yung obispo, yung mga pare, yung mga leaders ng mga community at ang mga magulang namin. So punong-puno yung auditorium. Halos kasi laki ng konti nito, punong-puno. Tapos alam niyo, dahil concert director ako, alam ko yan eh, at kayo alam niyo, ang concert, ang mahalaga sa concert, opening number. Ay, nako, opening pa lang, dapat bongga na. Naalala ko si Michael Jackson, nag-opening, nag-concert siya rito. Alam niyo opening ni Michael Jackson? Yung biglang namatay ang ilaw sa stage. Wala pa ha? Tapos, may usok. Biglang, boom! Sumabog sa stage. Pag alis ng usok, si Michael, nakaganon, no? Alam mo, sigawan yung mga tao. Hindi gumagalaw. 5 minutes, hindi gumagalaw. Tapos, nung gumanon si Michael, nagagulo lalo yung mga tao. Yun ang opening niya. Mahalaga ang opening. So kami, ay, kailangan magandang opening. So nagdisenyo ako ng magandang opening. Ganito ang opening natin. May kurtina kasi ang San Carlos Seminary Auditorium. Sabi ko ganito, pag nag-opening tayo, tutugtog ang banda, kakanta ang singers, tapos bubukas ang kurtina, papasok ang mga dancers. Yun ang opening natin. Talagang gulatan. Ganyan. Okay, okay. So we practice and everything. Ito na. Concert time. Hindi ako kasali sa stage. Nasa side stage ako. Ako nagdidirect eh. Sabi ko, game. Let's start. In-announce. Let us welcome. Hola Maria! Sigawan yung mga tao. Palakpakan. Tapos yung banda, tak, tak, tak. Tumugtog na. Ito na. Palakpakan sila. Tapos habang tumutugtog, buksan na yung kurtina. Nako, tingnan niyo ako ha. Yung kurtina ay ganito. Ang pagbukas ng kurtina ay ganyan. Alam niyo nangyari sa amin. Gumaganito ang kurtina. Hindi siya bumubukas ng ganito. Paganon. Yung ganyan. So yung mga dancers, yung kalahati lang ang kita, yung nasa gilid. No? Tapos sila sumasayaw na, tumakanta na't lahat. Hindi, gumagalo yung kurtina. Mali ang mga hila ng mga tao. Hindi namin pinractice yung hila. Kala namin isang ganun lang, gaganun na eh. Gumaganyan. Tapos wala, kahit anong hila, talagang ganyan. Eh, tumutugtog na, umpisa na eh. Nako, alam nyo ginawa ko. Talagang nagtitingin na sa akin eh. Tumulong ako sa paghila ng kurtina. Alam nyo, lakas ko pag ganun ko. Alam nyo nangyari sa kurtina? Nahulog ang kurtina. Nadaganan yung mga dancers. Tapos yung mga dancers humiga. Yung kurtina, kita mo yung mga ulo nila. Ganun. Tapos yung banda at singer, kanta lang sila ng kanta. Hindi nila magagawin. Tapos mamaya yung mga dancers, nakikita mo gumagapang palabas. Kurtina na lang natira. At ito ang pinakamalala. Yung kable ng kurtina na iwan sa gitna. Pag ganun. May harang dito. Yung pagkakanta ka, kailangan kang gumanon. May harang. Alam mo, nakakatatlong kanta na. Hindi pa rin namin maalis yung kable na yon.
bakal. Nilalagari namin sa kabila. Lagariin, wala talaga. Tatlong kanta na, yung mga singers, di na alam ang gagawin. Tingin na ng tingin sa akin. Ako naman para opening. Napakahalaga sa concert. Eto na. After the third song, I said, tigil kayo. Papasok ako. Kinuha ko yung microphone. Punta ako sa stage. Tapos dumaan ako dun sa kable. Nandun eh. Tapos sabi ko sa lahat, good evening everybody. Let me tell you a story. Yun ang sinabi ko. Hindi ako nag-apologize. Let me tell you a story. Sabi ko, may dalawang batalyong mga sundalo. Itong batalyon ng mga sundalong ito, yung isa papunta sa isang gera, yung isa sasakay ng barko, pupunta sa isang gera. Pero yung isang grupo na sasakay sa isang barko, papunta sa isang gera, ang lulungkot nila. Sobrang lungkot. Bakit? Kasi alam nila, nung pupuntahan nilang gera, talunan sila doon. Pero isang batalyon, nakangiti silang lahat. Ang saya-saya nila, kumakanta-kanta pa. Kasi alam nila, papunta sila sa isang gera na panalo na sila. And then I looked at all of them and I said, we, your young people, mga anak nyo, kami nakangiti. Bakit? Kasi papunta kami sa gera na alam namin panalo na kami sapagkat kasama namin si Kristo. Pagpalakpak nila ng ganyan, biglang tumugtog ang banda. Kumanta ang singers, pagtalikod ko wala na ang kable, naputol na. Labas ako kagad, tapos pasok ulit yung dancers, inulit namin lahat. And then we did the whole concert. Perfectly. Alam nyo, pagkatapos ng concert, nilapitan ako ng obispo, ng mga pare, congratulating me, and this is what they said. Sabi nila, ang galing-galing mo. Hindi ka nag-apologize. Hindi ka nagsabi, pasensya na ho kayo, nagkagulo kami. Wala kang sinabi. Binigyan mo kaming lahat ng pag-asa, pati yung mga kasama mo. Tapos sabi ng obispo, actually, hindi naman namin alam na mali. Akala namin part ng opening. Brothers and sisters, we're starting the year, but I want you to begin boldly. Why? Because this year, you are going to win. You are going to win. This year, you are going to win. Kaya ang umpisa mo, ay, mananalo kami. Because God is with you. Jesus is with you. He is journeying with you. Yeah? There will be troubles. Mauhulog ang kortina. Magkakaroon ng kable na mahirap putulin at gupitin. But you're going to a battle that you have already won. You are a winner because you follow Jesus, who is a winner. He did not stay dead. He is a resurrected king. That is who you follow. That's why we have this faith, we have this hope, we can begin boldly. Kaya itong unang feast natin, hawakan nyo to buong taon, that something good is going to happen to me. Because Christ is with me.